Hello mga kapitok, good morning! Akala nyo pagluluto ko kayo, no? Hindi, alam nyo naman ang role ko dito, taga-tikim lang. Tanggalin ko na nga ito, hindi na ako magpapanggap. Welcome to Asian Food Trip! Hindi ko na patatagalin at tatawagin ko na po ang magluluto sa inyo. Ang napakaganda at napakasarap magluto, none other than Chef Mitch! Hi! How are you? I'm good. So, paano Chef? Tawagin mo na ba pag tikiman na? Sige. Bye! Kabilang sa Chinese cuisines ay ang mga styles ng pagluluto nito na nagmula sa diverse regions ng China. Dumaan na rin ng maraming henerasyon ang pagluluto ng mga delicacies sa China sa paglipas ng mga panahon ayon na rin sa klima ng mga rehiyon, imperial fashions at local preferences. At maging ang mga lasa ng Chinese cuisines ay nagsimula na rin maghalo-halo dahil na rin sa imperial expansion at mga barter trade noong mga unang panahon. Maging ang migration ng mga Chinese sa ibang mga bansa ay naging dahilan na rin ng pagkakaiba-iba ng lasa ng mga Chinese cuisines. At ngayong umaga ay ipapatikim ni Chef Mitch ang kanyang version ng tatlong delectable Chinese cuisines. Tikim na! Dito lang sa Asian Food Trip by Chef Mitch! So ayan mga kapitok at mga ka-food trip, hindi ko na po patatagalin pa ang ating dish for today. Kasi ito po yung dish na to ay nagpapakita po na tayo pong mga Pinoy ay hindi lang po nakokontento ng basta ulam lang or kanin lang. But etong dish po natin ngayon ay kanin pa lang ay ulam na. We call this Chinese Kiampong Rice. Start na po tayo! So start po tayo ng, let's pour in canola oil. Sobrang generous amount lang po ng canola oil. And then we'll put, lalagay na po natin yung mga spices. Ito po yung shallots. Ito po yung garlic. The ginger. The fried shrimp. And then fried garlic. Saute lang po natin ito for around 30 seconds to 1 minute. So this is actually a mixture of Japanese rice, jasmine rice, and then brown rice. And then I poured in a little bit of cereals. So lagay lang po natin dito. Do not be alarmed kasi po yung kiampong talaga po ay sticky po talaga siya. Then we mix lang. So ayun, saute lang po natin ito with the other ingredients. And then pag na-mix na po natin siya, pwede na po natin ilagay yung Chinese chorizo. But this time, I use, this is Macau chorizo. Just pour in there. Then this is shiitake. Naka-soak po ito ng 24 hours. So you can, kung ano po yung preference ninyo, pwede nyo pong gawing 12 hours. And this is white fungi naman po. Mix it all together. So once na niluluto nyo po ang Chinese kiampong, yung aroma niya po talaga sobrang powerful. Unlike the other, like say for example yung mga yang chow po, medyo may slight aroma po siya. But this one, this is very strong. Kasi yung sa rice pa nga lang, sobrang combination, mix and match ng rice na ito. Okay, then let's pour in the adobo surprise. Okay, then we mix again. Okay po, then just a pinch of salt for the taste. Pinch of pepper. Yung kiampong ko po ay I created my own version. Ito po yung tinatawag na cinnamon bark. Nag-grind po ako ng a little bit of the powder, powder na may extra ko po sa cinnamon bark. So let's just a pinch of it. And this one, coriander seeds. Spring onions.
Ito po yung combination of Japanese granules po siya and then dried nori wrapper po na kinat into pieces. So, i-add up lang po natin. And then, this is the teriyaki sauce. And then, a little bit of fish sauce. Okay, and then mix and mix and mix na naman tayo. Actually po talaga, super love ko po talaga yung Chinese cuisine na lutuin. Kasi technically po, yung kiampong po talaga is a fusion of Chinese yang chow and then Spanish paella. So, parang para sa akin, yung kiampong po talaga ay parang ako lang. Kasi po, yung my dad is Chinese and my mom Spanish and a little portion of Filipino lang po yung blood ko. So, parang ngayon, parang kiampong lang po. And I grew up cooking Chinese food po talaga sa bahay po namin. Mix and match din po kami ng mommy at daddy ko. So, ayun. Yung dalawang pong dish natin na i-introduce ko po sa inyo ang isa sa mga pinaka-favorite ko pong lutuin na nagginawan ko na rin ng version na makikita nyo lang po sa Buffet Asia. So, ito po yung tinatawag ko po na XO Spicy Squid Sambal and then yung Sweet and Sour Special po ng Buffet Asia. So, antayin lang po natin maluto ito and then proceed po tayo sa dalawang original dish na yon. So, all this and more sa pagbabalik po ng Asian Food Trip! Papatikim ko po sa inyo and then kung ano po yung masasabi po ninyo. Very good. Pwede bang take out ito? Pwede po kasi yung bukay niyo po may take out of leftover po eh. Okay naman. So ayan mga ka-food trip, eto na, eto na. Eto na po ang ating spicy XO Spicy Squid Sambal. So start na po tayo. So first po na nagagawin natin is that we're going to place yung squid po natin dito po sa boiling water. So just pour it in. Shallots. And then yung dried shrimp. And then yung red bell pepper. Celery. And then this is garlic. So ayan, mix-mix po tayo. Chili powder. Prawn chili flakes po. Ito po yung bean paste po natin. Okay na po yung ating squid. Place lang po natin sa ating sauce. So ayan po mga ka-food trip, mix lang po natin yung squid dito po sa ating sauce. And then, this is French beans. Pwede po nyong i-replace ito ng Baguio beans. Pero sa akin kasi, I prefer this one kasi ito po yung texture niya, mas soft po. And then, yung sweetness niya po na hindi nyo matatagpuan sa Baguio beans. But, this is more expensive. So, ayan. Ayan. And then, we'll place in the, this is Thai basil. Okay, now we're done. So, ngayon pa lang, maaamoy na natin yung aroma ng mga herbs na nilagay natin. And then for the final touch, yung garnish po natin. This is what we call Vietnamese mint. Why Vietnamese mint? Kasi po hinahanap po natin sa dish na to yung medyo stronger na aroma na nababagay po dito sa XO Spicy Squid Sambal po natin. So lagay lang po natin dyan.
hindi rin po, for me kasi hindi rin po pwede yung parang spearmint na ginagamit po sa mga mojito, tsaka yung mga mixed drinks. The best po talaga dito sa sambal, ito pong tinatawag natin na Vietnamese mint. So here's the final product mga kapitok at mga ka-food trip. Good morning po sa inyong lahat. Ito po yung ating XO Spicy Squid Sambal. Ito po ang original dish ng Buffet Asia. So, tikman po natin, ma'am, sir. Yes po. Ang sarap. Naku, sana po, balik-balikan niyo po ito sa Buffet Asia. Ngayon naman po, nandito po tayo ngayon sa final dish po ng Buffet Asia, yung original dish po namin. Ito po yung tinatawag naming Sweet and Sour Special. Konting trivia lang po. Did you know that my grandfather's roots came from actually Macau, China? And then, that Cantonese chef are actually measured yung skills nila na may measure through cooking sweet and sour. May it be lamb, chicken, beef, or veggies. Doon po yung sukatan ng mga ninuno ko para ma-prove po na magaling ka po talagang chef. So, sana pumasok po ito sa level ng standards ng aking mga ancestors. So, okay na po. Chicken. So, ayan. Tapos na po yung ating sweet and sour special. And then, kung mapapansin nyo po, yung mga dish po ng Buffet Asia, medyo health conscious po siya. So, again, this is more of veggies. Again, yung aside from the chicken, medyo toned po siya ng veggies. So, ayan na po yung final product ng Sweet and Sour Special. So, ayan mga ka-food trip, tapos na po natin ang tatlong dishes. So, patikim na po natin sa ating mga audience. Tara! Oops! Teka, chef! Hindi ako pag nang hindi ko natinig ko yung luto mo, di ba? Sige! Ito, yung Sweet and Sour kinemi. So, ayan mga kapitok at mga ka-food trip, isa na namang napakasayang Saturday dito po sa Asian Food Trip. For comments and suggestions, you can email us at buffetasiarestobar@gmail.com or you can call us at 267-1240 or our mobile numbers are 0922-898-3253 or 0908-820-8108. So join us again next week for another tempting episodes here at Buffet Asia with Chef Mitch. So always remember, anybody can cook.